Good morning. Good morning. I am so happy to be with you. Ako po ay masaya na makasama po kayo. I must proclaim the faithfulness of God for all of us. Kailangan ko pong ipahayag ang katapatan po ng Diyos para po sa ating lahat. The Friday, 22nd of January was 30 years anniversary as I am in the Philippines. Noong nakaraang Biyernes po ay 30 taon na po ng anibersaryo ko na nandito po sa Pilipinas. Also, I am so happy to meet you. At ako rin po ay masaya na nakatagpo ko po kayo. Then I was here 1999. Ako po ay nandito taong 1999. So some of you knew I was here, but still others didn't know it. Yung iba po sa inyo, alam po na nandito na po ako noon. Yung iba po, hindi pa po. Anyway, I am so happy. Not only I am with you. Ako po ay sobrang masaya. Hindi lamang po dahil nakasama ko po kayo. Also, God is the one so faithful to you. Kundi maging po dahil ang Diyos ay tapat po sa inyo. Also, you are so touched by the love of God. At kayo po ay na-touch po ng pag-ibig ng Diyos. Also, God gave us deeper understanding of His heart. At binigyan po tayo ng Diyos ng mas malalim na kaunawaan sa kanyang puso. Then, we become more happier. Also, we knew deeper of Him. At tayo po ay mas nagiging masaya at mas nakilala pa po natin siya ng malalim. Amen. I hope, also I believe, I also proclaim, God will do more great matters in your life for His glory. Maasa po ako at pinaproklama ko rin po na gagawa pa po ang Diyos ng mga mabubuting bagay sa buhay po ninyo. Amen. Yes. Amen. Last 2 weeks, we thought about who is God. Noong nakaraang 2 linggo po, pinag-usapan natin kung sino ang Diyos. Also, we thought about what we are. At kung ano rin po tayo. He is God and Father. Siya po ay ang Diyos at Ama. We are His children. At tayo po ang kanyang mga anak. As long as we call on Him, Father, then God said, we are equal with God. Basta tayo po ay tumatawag sa Kanya na Ama, sinabi po ng Diyos, tayo po ay kaparehas niya. How many times you call upon Him, Father, last week? 7 days. Ilang beses po ninyo siyang tinawag nung nakaraang linggo na Ama? He makes you cry? Pinaiyak niya po ba kayo? Actually, it's so awesome how God allows us to call Him not only God, but also Father. Sa katunayan po, napakadakila na hinayaan niya po tayo na tawagin siyang Ama at hindi lamang po Diyos. Even if He is your God, why do you worry? At kung siya po ay inyong Diyos, bakit po kayo nag-aalala? Right? Why do you worry? Bakit po kayo nag-aalala? He is a creator, He is the Almighty God. Siya po ay ang manlilikha. Siya po yung pinakamakapangyarihang Diyos. Then He is your God. Then why do you worry? At siya po ay ang inyong Diyos. Pero bakit po kayo nag-aalala? Why do you become sad even? Bakit din po kayo nalulungkot? More. He is your Father. Then, what can you say? Higit po sa lahat, siya po ang inyong Ama. Ano pa po yung masasabi ninyo? Speechless. Wala po. Only we can say, you are my Father. Ang tanging masasabi na lamang po natin, ikaw ang aking Ama. That's all. Yan lang po. Then He the one will do everything for you and for His glory. At siya na po ang gagawa ng lahat para po sa'yo at para sa kanyang kaluwalhatian. He knows your heart. Alam niya po ang inyong puso. So He is good. At siya rin po ay mabuti. Then you don't need to ask Him anything. Kaya hindi niyo na po kailangang humingi sa Kanya ng anumang bagay. Whatever He will do, you will say, thank you, only. Ano man po yung gawin niya, ang tanging sasabihin niyo lamang po ay salamat. Right? He is our Father. Tama po ba? Siya po ang ating Ama. But still, we are infant or children. That's why
we cannot feel the relationship with God and Father. Ngunit patuloy po tayo pa rin po ay sanggol o bata, kaya hindi pa rin po natin nararamdaman yung relasyon po natin sa ating Ama. That's why we have to know Him deeper and deeper. Kaya kailangan po natin siyang makilala ng mas malalim. Based on we understood He's God and Father and we are children. Base po sa pagkaunawa natin na siya ang ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Then we have 5 questions. At meron po tayong 5 tanong. These questions are so important. Also, these 5 questions control all human beings on the earth. Ang tanong na po ito ay mahalaga at yung tanong na rin po na to ang nagko-control sa lahat dito sa mundo. These questions is so strong and so influential. Ang tanong po na to ay napakahalaga, napakalakas at napaka-influensya. But people cannot answer of it. Ngunit yung mga tao po hindi po nila ito kaya sagutin. Only children of God will answer. Tanging ang mga anak lamang po ng Diyos ang makasasagot. God made us the strongest person on the earth. Nilikha po tayo ng Diyos bilang isang pinakamalakas na tao sa mundo. God is Almighty God. Ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Amen. You are His children. Kayo po ay kanyang mga anak. Then, who will against us? Sino po yung makakapag-against po sa atin? Right? Also, we are on heir of Him. At tayo rin po ang tagapagmana ng Diyos. Then, who can compete with us? Sino po yung makakapag-compete po we sa atin? We are the strongest in the world. Tayo po yung pinakamalakas sa mundo. Right? We are the one will show who is He. Tayo po ang magpapakita kung sino po siya. I said, 5 question is controlling all human beings on the earth. Sinabi ko po na yung 5 tanong po na yon ang siya nagko-control sa lahat ng tao dito sa mundo. 5 questions will make them who will be in future. Yung 5 tanong po na yun po yung magpapagawa sa kanila kung sino sila magiging sa hinaharap. Last week is a summary. Ang nakaraang linggo po. We call God Father. Tinatawag natin ang Diyos na Ama. Abba is Aramic. Yung Abba po ay salitang Arabic. Then anyway, Abba is in Tagalog. Yung Abba po. Daddy. Tatay. Daddy. Tatay. Then anyway, through Jesus Christ, we will come to Father. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo po ay makalalapit sa Ama. Because He said, I am the way, the truth, and the life. Dahil sinabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Through me only, you can go to Father. Tanging sa pamamagitan ko lamang kayo makalalapit sa Ama. Other word, only through me, you can come to the Father. Sa ibang salita po, tanging sa pamamagitan ko kayo makalalapit also sa Ama. Also, you will be child of God. At kayo ay magiging anak ng Diyos. Wake up. Gising po. It's so important. Napakahalaga po nito. Only through Jesus Christ we will call Him Father. Tanging sa pamamagitan lamang po ni Jesu Kristo makatatawag po tayo sa Kanya na Ama. Then, we are adopted. At tayo nga po ay inampod. Then, we have Father. At tayo po ay nagkaroon ng we Ama. We are children of Him. At tayo po ay Kanyang mga anak. Then, we know our identity. At nalalaman na po natin yung pagkakakilanlan natin. Then, we know what I am as a children of God. At nalalaman na po natin kung ano tayo bilang anak ng then Diyos. Then also, we know our value. At nalalaman din po natin ang ating halaga. Without knowing, nobody will know their value and identity. Kung hindi po natin yan malalaman, wala po ni sino man ang makakaalam ng kanilang halaga at pagkakakilanlan. Based on this understanding, we could answer 5 questions. Base po sa kaunawaan na to, masasagot po natin yung 5 tanong. 5 questions, we'll read. Babasahin po natin. Question 1, who am I? Sino ako? Who are you? Sino po ba kayo? It's not simple question. Hindi po ito simpleng tanong. It's not simple question. Hindi po simple. If I will ask you, who are you, then you will say your word, your name. Kung tatanungin ko po kayo na sino kayo, siguro po ang isasagot niyo yung pangalan ninyo. It doesn't mean it. Hindi po yun yung ibig sabihin nun. Second question. Pangalawa po. Where I am from. Saan ako nagmula? Where I am from.
Saan ako nagmula? Where are you from? Saan kayo nagmula? It doesn't matter you are Filipino, I am Korean, I am from America. It doesn't matter. Hindi po tutungkol na kayo ay Pilipino, ako ay Korean o galing sa Amerika. Hindi po yun. Why I am here? Bakit ako nandito? Why you are here? Bakit po kayo nandito? Why God let you be here? Bakit po hinayaan kayo ng Diyos na maparito? There's a purpose. Meron pong dahilan. Why do you live? Bakit po kayo nabubuhay? Okay, question four. What can I do? Ano yung magagawa ko? What can you do? Ano po yung magagawa ninyo? Whatever you have done, God never interested of it. Ano man po yung nagawa ninyo, hindi po interesado yung Diyos doon. That's also question five. At panglima po, where am I going? Saan ako patutungo? Our destiny. Yung tadhana po natin. It doesn't mean you will die. Hindi po nun ibig sabihin na kayo ay mamamatay. It doesn't mean you will go to heaven. Hindi rin po ibig sabihin na kayo ay pupunta sa langit. That's why I talked of it maybe several years ago. Kaya nasabi ko na rin po ito, makalipas na po yung maraming taon. Shortly, but they couldn't understand it well. Saglit lang po yun, pero nauunawaan na po yan. Then, first question, sa unang tanong po, question of identity. Ito po ay tanong tungkol sa pagkakakilanlan. Second question is, pangalawa po, what is it? Heritage. Heritage. Tanong po tungkol sa mana. Question three, sa ikatlo po, what is question about? Ito, you can read it louder with louder masahin voice. Po natin, question of purpose. Okay, question number four. Sa pang-apat po, question of potential. Potential. Sa kakayanan. Potential. Potential. Okay. Number five. Sa ikalima. Is destiny. Ito po yung destiny o tadhana. These five questions will at back stand up. Older ones, I don't mind actually. You are not here to spend your time. Hindi po kayo nandito para lamang po lustayin yung oras po ninyo. So important. Napakahalaga po. You don't know your identity. That's why you are living just like this. Hindi nyo po nalalaman ang inyong pagkakilanlan. Kaya ganyan po kayo namumuhay. I don't know how many years or hours I have for you. Hindi ko po alam kung ilang taon pa po o oras ang meron po ako para po sa inyo. These five questions will make how do you live. Ito pong limang tanong na to ang siya magpapagawa po sa inyo kung paano kayo mamumuhay. Meaning, five questions will make your life. Ibig sabihin, yung limang tanong ang siyang gagawa kung paano po kayo mamumuhay o yung but buhay niyo. People wants to know but there is no way to know. Yung mga tao gusto nilang malaman pero wala pong paraan para malaman po only yan. Only children of God can answer of it. Tanging ang mga anak lamang po ng Diyos ang siyang makasasagot nito. That's what then your life will prove you have answer of five questions or not. Yung buhay po ninyo ang siyang magpapatunay kung may sagot po kayo sa limang tanong na yan o wala. Then they will show how their value, then what is their identity, even their potentials. At may papakita po nila yung kanilang halaga at maging yung potential po nila. We don't know what we are actually. Hindi po natin nalalaman kung sino po tayo. If you know who you are in God, then as I told you last week, your life will be upside down. Kung alam niyo po kung sino po kayo sa Diyos, tulad ng sinabi ko nakaraang linggo, babaliktad po yung buhay ninyo. We'll talk about first question. Pag-uusapan po natin yung unang tanong. Who you are? Sino po kayo? What I am? Ano po ako? Do you know who you are? Alam niyo po ba kung sino po kayo? I told you, this is not simple question. Sinabi ko na po, hindi po ito simpleng tanong. We call Godfather. Tinatawag natin ng Diyos na Ama. Then we are an heir. At tayo ay ang kanyang tagapagmana. So we call Godfather. Tinatawag natin ng Diyos then na Ama. Then what we are? Ayan po tayo. We are equal with God. Tayo po ay parehas sa Diyos. The prince, when he knows
his father is king, he will never afraid of anything. Ang isang prinsipe, kung nalalaman po niya na ang kanyang ama ay hari, hindi po siya matatakot sa anumang bagay. Amen. As long as you know who is your father, you're never afraid anything on earth. Basta nalalaman niyo po kung sino po ang inyong ama, wala po kayong katatakutan na anuman dito sa mundo. That's why I call Father. It's so, so, so powerful word. Kaya po ang tawagin ng Diyos na Ama ay siyang napakamakapangyarihang salita. You are in danger, what will you say? Father, then He will solve any kind of problems. Kapag kayo po ay nasa kapahamakan at sasabihin niyo po, Ama, siya po yung magsusolve ng anumang problema. Right? One word of God, even so powerful word, how much more the Father is so, so powerful. Maging po yung salitang Diyos ay napakamakapangyarihan, paano pa po kaya yung salitang Ama? Then you are equal with God. At kayo po ay kaparehas ng Diyos. No word to explain of it. Wala pong salita ang makapagpapaliwanag po. Your Father is God. Ang inyong Ama ay Diyos. Then we are also gods. At tayo rin po ay mga Diyos. Last week we already studied. Nakaraang linggo po na pag-aralan na natin. The one who accepted Jesus Christ, the Word of God, be called gods. Sila na tumanggap kay Hesukristo sa salita ng Diyos, sila ay mga Diyos. Do you know you are gods? Alam niyo po ba na kayo ay mga Diyos? God has also power and authority. Ang mga Diyos din po ay may kapangyarihan. So, how many times do you practice your power and authority? Ilang beses niyo pong pinapractice yung kapangyarihan po ninyo? Why do you afraid the demons? Bakit po kayo natatakot sa mga demons? Right? You don't need. Hindi niyo po kailangan matakot. Then, our Father is Almighty. Then we have also absolute authority. At ang ating Ama ay makapangyarihang Diyos, meron din po tayong absolute authority. Whatever has Father, that's yours. Ano man ang meron sa Ama, sa'yo rin po yun. Equal, Bible says, you and God. Sinasabi po ng Biblia, parehas, ikaw at ang Diyos. God has 10, you have 9, it's not equal. Kung ang Diyos merong 10 at ikaw 9, hindi po yun parehas. Whatever God has, God gave you same. You can be the child of God. Ano man ang meron ng Diyos, meron ka din po. Yun po yung pagiging anak ng Diyos. That's why 1 Peter 2:9 said, you are chosen people, royal priesthood, holy nation, and God's special possession. Kaya sinasabi po sa Pedro 2:9, kayo po ang piniling tao, kayo po yung possession, special na possession ng Diyos. You are chosen. Kayo po ay pinili. That's why you are here. Kaya nandito po kayo. If God didn't choose you, you cannot be here. Kung hindi po kayo pinili ng Diyos, wala po kayo dito. Father said, I call you here. Sinabi po ng Ama na tinawag ko kayo dito. Then, you will feel sleepy here? At maantok lang po ba kayo dito? Anyway, that is what you are. Ayan po ay kung ano po kayo. If you will give me one day or two days, I can explain it. Kung bibigyan niyo po ako ng isang araw, dalawang araw, maipapaliwanag ko po yan sa inyo. Actually, what I am living here, for that matter, let you know who you are. Sa katunayan, kung bakit po ako nandito, para po malaman po ninyo kung sino po kayo. As long as you know who you are, everything is over. Yun lang po. Basta po malaman niyo na kung sino po kayo, tapos na po ang lahat. That's actually the purpose of God. Sa katunayan yun po yung dahilan po ng Diyos. Let you grow and know Him, then you will know who you are. Ang kayo ay lumago at makilala nyo siya at malaman nyo kung sino po kayo. Without knowing Him, there's no other way to know who you are. Kung hindi nyo po siya makikilala, wala pong paraan upang malaman nyo po kung sino po kayo. That's why I told you 5 questions is controlling whole human being on earth. Kaya sinasabi ko po sa inyo, yung 5 tanong po na yan, yan po yung nagko-control sa lahat ng tao sa mundo. They are living according to what they know about themselves. Sila po ay namumuhay ayon sa kung ano nalalaman nila, right? Tungkol sa sarili nila. Presidente, he lives like president. Yung presidente po, namumuhay siya bilang isang presidente. The attorney, yeah, they live. Yung mga attorney po, namumuhay po sila bilang teachers, same, you live as what you
Think about your identity. Maging yung mga guro na bubuhay po kung paano iniisip nila na sino po sila. If you know you are king, then how will you live? Kung nalalaman mo na ikaw ay hari, paano ka mamumuhay? These five cancels is controlling not only, but all are under these five cancels. Lahat po ng, sa limang tanong po na to, kinokontrol lahat ng under po sa tanong na to. This picture gave you so many thoughts. Ito pong larawan po na to, magbibigay po to sa inyo ng maraming kaisipan. How much the cost of that person? Ilan, gaano po kaya kahalaga yung tanong, yung taong po na yan? How much it? Magkano po siya? $0. $0 po siya. No value. Wala po siyang halaga. Right? Then, he wears $540 and $800 the clothes. At siya po ay may suot na damit na nagkakahalagang $450 at $800. Why are you looking for valuable things for you? Bakit po kayo naghahanap ng may mahalagang bagay para po sa inyo? So that you will show up to others, oh, I have valuable things. Upang ipakita po sa iba na meron akong mahalagang bagay. If you are valuable yourself, value yourself, then why do you need to add other matters? Kung kayo po mismo ay mahalaga na, bakit kailangan niyo pong magdagdag pa ng anumang bagay? Also, if you have absolute value, nothing can compete with your value, then why are you looking for other values? At kung kayo po ay may absolute value at wala pong makalalaban sa halaga po ninyo, bakit po kayo naghahanap pa ng ibang halaga? Amen. That's what we are. Ayan po ay tayo. Actually, we don't need valuable things. Sa katunayan, hindi po natin kailangan ng mga bagay na mahalaga. Because we don't know our identity value, that's why we want to get something value so that we can compete with others. Hindi po kasi natin nalalaman yung halaga po natin, kaya gusto po natin makakuha ng mga bagay na mahalaga upang ipakita sa iba na mahalaga po tayo. Also, last week I told you, the value cannot be destroyed. At sinabi ko rin po na nakaraang linggo, yung halaga po ninyo ay hindi masisira o mawawasak. One diamond, when you put in a dung or the basura or whatever, diamond, still diamond. Yung diamond po, pag nilagay niyo po sa dumi ng tao o sa basura, diamond pa rin po yun. If somebody say, oh, you are not diamond, cannot. The value and name, identity cannot be changed. At kahit may magsabi pa po sa inyo na hindi ka diamond, hindi po yun mawawasak o masira. Yun pa rin po yung pagkakakilanlan po ninyo. I showed up this one long time ago also. Pinakita ko na rin po ito, matagal na po. The question still, why people wants to have expensive things? Yan pa rin po yung tanong, bakit yung mga tao gusto po nila ng mga mamahaling bagay? You know already answer. Alam niyo na po yung sagot. Right? If you are most beautiful woman in the world, will you make up? Kung kayo po yung pinakamagandang babae sa buong mundo, even they will make full makeup, then they cannot compete with you, will you still will make up? Magme-make up pa rin po ba kayo na kahit mag-full make up pa po sila, hindi po sila makakalaban sa kagandahan ninyo? No need. Hindi na po. They cannot compete with you. Dahil hindi na po sila makalalaban po sa inyo. Why they make makeup? Because they want to compete with you. Bakit po sila nagme-make up? Dahil gusto po nilang lumaban sa inyo. That's why I said, I'm here to let you know who you are. Kaya po sinabi ko, andito ako upang malaman po ninyo kung sino po kayo. I am not ordinary person. Hindi po ako ordinaryong tao. Yes, looks like. Opo, mukha po. Even I met officials, then I salute them. At kahit po may nakakatagpo akong officials, but sinasalit ko po sila. But they cannot destroy my identity. Pero hindi po nila mawawasak yung pagkakakilanlan ko. I am child of God. Ako po ay anak ng Diyos. So nobody can take my identity from me. At wala po ni sino man ang makakakuha ng pagkakakilanlan ko na yan. That's why people looking some valuable matters. Kaya po mga tao lagi naghahanap ng mga mamahaling bagay. Because they don't know their value. Dahil hindi po nila alam yung halaga simply nila. Simply I told you, somebody tell you, pangit ka, then you galit. Why?
You don't know your value. Simple lang po na sinabi ko sa inyo, pag may nagsabi sa inyo na pangit ka, kung bakit po kayo nagagalit, hindi right? Nyo po alam yung value ninyo. No matter. Don't respond them. Wag na po kayong mag-respond po sa kanila. Even they said, you are not diamond. Diamond value cannot be changed. Kahit po sabihin nila, hindi ka diamond. Yung diamond po na halaga na yon, hindi po yun mababago. That's why, as long as you know who you are, then you are so free. Kaya basta po nalalaman ninyo kung sino po kayo, kayo po ay malaya. You will enjoy freedom. At kayo po, may enjoy nyo po yung kalayaan. That's actually real freedom. Sa katunayan, yun po yung tunay na kalayaan. So, how much you know Jesus is value? Gaano nyo po nalalaman si Jesus na yun po yung halaga ninyo? Actually, we are sinners, then we will know how He made us valuable. Sa katunayan, tayo po ay makasalanan at malalaman po natin kung paano niya po tayo binigyan ng value o halaga. Other word, when you know Father, through Jesus Christ, it's your value. Sa ibang salita, kapag nakilala nyo po ang Ama sa pamamagitan ni Jesus, yun po ang inyong halaga. Why we are equal with God? Bakit po? Dahil tayo po ay parehas sa Diyos. As long as you know five points of Father, then you will know, oh, I am also five. Basta po malaman nyo po yung limang puntos tungkol sa Ama, limang puntos na rin po yung nalalaman ninyo sa inyo. When you know Father is ten, you will consider, because you are equal. That's why you consider, I am also ten. At kapag nalaman nyo po na yung sampung puntos sa Ama, ituturing nyo yung sarili nyo na sampu din dahil parehas po kayo sa Diyos. Amen. That's why when you know Jesus, when you know Father through Jesus Christ, it will be your value. Kaya naman po, kapag nalaman nyo po si Jesus at nakilala nyo po ang Ama, sa pamamagitan ni Jesus, yun po yung value ninyo o halaga ninyo. Also, that will be your identity. At yun din po yung magiging pagkakakilanlan po ninyo. That's why, all the time I urge you, come to God, to know Him. Kaya po palagi ko kayong sinasabihan na lumapit po kayo sa Diyos upang makilala nyo po siya. That's why, your value, it depends on your identity. Kaya naman po ang inyong halaga ay nakadepende po sa inyong pagkakakilanlan. Your value is not depend on what you have. Ang inyong halaga ay hindi po nakadepende sa kung ano yung meron ka. Big house, good car, or high position in the world, that's not your identity. Yung malaking bahay, may sasakyan, o anuman yung posisyon nyo sa mundo, hindi po yan yung halaga ninyo. How they can compete their value with God? Paano po sila makakalaban sa halaga po nila sa Diyos? Right? Even millionaires in the world, whoever, how they will compete possession of God? Maging po yung mga milyonaryo, paano po sila makalalaban sa mga ari-arian po ng Diyos? Kasi whole world and universe is mine. Sinabi po ng Diyos, ang lahat ng buong mundo, yung universe sa akin yan. That's why your identity is your value. Kaya po ang inyong pagkakakilanlan, yun ang inyong halaga. That's why Jesus said, I bought you by me. Kaya po sinabi ni Jesus, binili kita sa malaking halaga, sa halaga Jesus ko. Jesus die for you. Namatay si Jesus para sa'yo. Meaning, when you buy something, you pay the cost of that thing. Ibig sabihin na kapag may binili kang bagay, binili mo yon sa halaga na yon. Nobody will pay more than. Walang magbabayad ng mas higit na halaga. If you will pay lesser than the cost, the vendor will not sell you. Kung bibilhin mo yon sa mas mababang halaga ng halaga na yon, hindi yon ipagbibili sa'yo. Right? That's why you, when you know the cost, then you will pay that much cost. Kaya kung malalaman mo kung magkano yon, babayaran mo yon kung magkano yon. Jesus died for you. Namatay si Jesus para sa'yo. It's also so amazing. Napaka-amazing po nun. It's also a miracle. At miracle po. Why? Jesus made you same value with Him. Bakit po? Dahil ginawa po kayo ni Jesus na kaparehas na halaga niya. You will never die for the dog. Hindi po kayo mamamatay para sa aso. Right? Because the dog is lower value than you. Dahil yung aso ay may mas mababang halaga kaysa sa inyo. If you consider your child is more value or same value, then you are willing to die for your child. At kung itinuturing nyo ang inyong anak na may kaparehas na halaga sa inyo, willing po kayong mamatay para po sa anak ninyo. Amen. That's why knowing your value is so, so important. Kaya naman po ang malaman ng inyong halaga o value ay napakahalaga po. It controls you also whole people in the world. Ito po yung magkocontrol sa inyo maging sa lahat po ng tao sa buong mundo. I put here,
empty. Nilagay ko po dito yung empty. When you know your physical value, then when you know his value, kapag nalaman niyo po yung physical na halaga po ninyo at ang kanyang halaga, then you will accept his value, then you will list your physical value. At tatanggapin niyo po yung halaga niya at itatapon niyo po yung physical na halaga po ninyo. Then you will give up your whole earthly value, then you will accept whole his value, we call it empty. At isusuko niyo po yung makamundo ninyong halaga at tatanggapin niyo po yung halaga niya, ang tawag po doon empty. Amen. That's empty. Yun po yung empty. Then, we must know our value. Kailangan po nating malaman yung halaga po natin. That's what you must spend your life and effort. Diyan niyo po dapat i-google yung buhay ninyo at effort po ninyo. Oh, my journey is still long. We have only, what? First, actually. Madami pa po. Pangalawa pa lang po tayo. Second question. Pangalawang tanong po. What is second question? Ano po yung pangalawang tanong? Where I'm from. Saan ako nagmula o nanggaling? Meaning? Ibig sabihin po. Heritage. Tungkol po sa heritage o sa mana. Where are you from? Saan po tayo nagmula? Your mother's womb. Galing po sa ating ina. Is it all? Yan lang po ba yun? Some said we are from the monkey. Yung iba po sabi, nanggaling tayo sa mga unggoy. Why is so dangerous? Bakit po napakadelikado po nun? If we are from monkey, our value is monkey. Kung tayo po ay nagmula sa mga unggoy, yung halaga po natin ay katulad ng unggoy. Right? No, we have no human value. Wala po tayong halaga bilang tao. From monkey, only the appearance is human, same value. Na nagmula sa unggoy, na yung mukha lang po natin mukhang tao, pero parehas ng value ng unggoy. Then if I will kill someone, I will not think about human, I will think about monggoy, unggoy. At kung kayo ay ako ay papatay ng tao, ang iisipin ko yung halaga ng unggoy. 1995, I was in Marinduque. 1995 po ako po ay nasa Marinduque. So I passed by because we built one church there. May dinaanan po kami dahil nagtayo kami ng isang church po doon. Somebody said, this is Unggoy House. May nagsabi po, ito yung bahay ng Unggoy. I thought, the name of person, the owner is Unggoy. Akala ko po yung pangalan ng taong nakatira doon ay Unggoy. Because that time I didn't know what is Unggoy. Dahil nung time po na yun, hindi ko po alam kung ano yung Unggoy. That house has one Unggoy. Yung bahay po na yun, meron pong isang Unggoy. That's why they call the Unggoy House. Kaya tinawag po nila yung bahay ng Unggoy. Anyway, we are not from monkey. Pero hindi po tayo nagmula sa unggoy. God created you as what you are. Nilikha po tayo ng Diyos kayo kung ano po kayo ngayon. That's what Bible says, we are from God. Kaya po sinabi ng Biblia, tayo ay nagmula sa Diyos. We know it. Alam po natin yan. But here. Pero sa isip lang po. Not here. Hindi po sa puso. That's why you have no power. Kaya wala pong kapangyarihan. That's why you don't know your identity. Kaya hindi niyo po alam yung pagkakakilanlan po ninyo. If you know it, then you will become different. Kung alam niyo po yan, God created you in His likeness and in His image. Nilikha po kayo ng Diyos sa kanyang wangis at likeness. We are studying, we are equal with God. Pinag-aaralan po natin na tayo po ay kaparehas ng Diyos. So image, we read it, kasi it go. Character, personality, love, forgive, generosity, merciful. Whatever in his heart we have. Ano man po yung meron sa puso niya, meron po tayo niya. If your parents, your children is different, you cannot communicate. Kayo po mga magulang, kung iba po yung mga anak ninyo, hindi po kayo makakausap po nila. Some said, their pets, oh anak, ako your father. Sorry, they are not their children. Yung iba po, sinasabi nila sa mga alaga nilang hayop na anak, hindi po nila anak yun. Then likeness is not looks like but function like. At yung likeness po, hindi po siya kamukha, kundi function like. Whatever God can do, you can do. Ano man po yung kayang gawin ng Diyos, kaya nyo rin pong gawin. Right? So then you can call your children, anak ko yan. Para po matawag nyo po yung mga anak ninyo na anak ko yan. You can do but they cannot. What we call it? Disabled.
kaya niyo pong gawin pero hindi po nila kayang gawin. Ano pong tawag doon? Disabled po sila. That's why God created you and I in His image, in His likeness. Kaya po nilikha po kayo ng Diyos, ikaw at ako, ayon sa Kanyang image and likeness. Then, when you grow up, become mature, then you will know who you are. At kapag kayo po ay lumaguna at naging matured, malalaman niyo po kung sino po kayo. It's so, so important. Napakahalaga po niyan. That's why when I say image and likeness, oh, it makes me so, so happy. Kaya pag sinabi pong image and likeness, sobrang napapasaya po ko. Almost 13 years ago, we studied it, this one. Labing tatlong taon na po ang nakalipas, pinag-usapan po natin yan. Still, this is firm foundation of our belief. Patuloy po yan po yung pundasyon ng paniniwala po natin. The likeness, image plus likeness is DNA. Yung image plus likeness po, katumbas po niyan, DNA. Please say DNA. Sabihin niyo po, DNA. Once again, DNA. Isa pa po, DNA. You have same DNA. Meron po kayong parehas na DNA. Also, we call it seed. At tinatawag din po natin yung seed o buto. Seed has everything about tree, fruit, leaves, even everything. Yung buto po, nagtataglay po niyan lahat ng meron sa puno, sa dahon, lahat po. I brought one seed of mangga. Nagdala po ako ng isang buto ng mangga. Do you know how can I get? Now is not season of mangga. Alam niyo po ba kung paano ko nakuha yan? Anyway, this seed is so miracle. Ito pong buto na to ay himala po. You cannot see anything, only you can see the buto. Wala po kayong ibang nakikita, kundi buto lang po. When you planted, you could see some difference. Kapag naitanim na po yan, makakita na po kayo ng iba. Stem will come out. Yung stem po ay lalabas. Then, become bigger. At mas lalaki ng lalaki. Then you can see the leaves. At makakita na po kayo ng dahon. Then someday how you could see the flowers of mangga. At balang araw, makakita na po kayo ng bulaklak then ng mangga. Then you see mangga. At makakita na po kayo ng mangga. It contains. Nagtataglay po yan ng lahat. You contains of seed of God. At maging kayo po, tinataglay niyo po ang buto ng Diyos. Amen. You are the one contains seed of God. Kayo po ang nagtataglay ng buto po ng Diyos. It seems you are nothing, just like buto lang. Mukhang wala lang po kayo, kagaya po ng buto lang. But it will grow. You will be so amazed. Pero kayo po ay lalago at kayo po ay mamamangha. This is the seed of golden apple. Kung ito po ay buto ng gintong mansanas. The fruit of apple is gold. Na yung bunga po ay ginto. How many of you will ask for it? Ilan po sa inyo yung hihingi po nito? Buto lang eh. Buto lang po eh. Pero it's so, so wondrous and miraculous. Pero mahimala po at wonderful. You are the carrier of the seed of God. Kayo po ay tagapagdala ng buto po ng Diyos. That's why God said you are so awesome. Kaya po sinabi ng Diyos, kayo ay napaka-awesome. If you will not be like Him, it's not same seed. Kung kayo po ay hindi magiging katulad niya, hindi po kayo parehas ng buto. What you have eaten, the manga, then you planted, you will get same manga. Kapag ano man yung kinain yung mangga at yung buto na yun tinanim nyo, ganong mangga din yung makukuha ninyo. Right? You have same seed of God. That's why when you grow, you will be with same God. Meron po kayong kaparehas sa buto ng Diyos, kaya pag kayo po ay lumago, magiging kaparehas po kayo ng Diyos. That is your heritage. Yan po yung mana po ninyo. That is your value and identity. Yan po yung halaga ninyo at pagkakakilanlan. Right? That's why I said 5 questions controlling whole human being. Kaya sinabi ko po yung 5 tanong na yan, yan po yung nagko-control sa lahat ng tao sa mundo. Don't let anyone on earth look down at you. Huwag niyo pong hayaan na sino man sa mundo ang magmaliit po sa inyo. You don't know your value. That's why somebody looked down at you. You said, ah.
Hindi niyo po alam yung halaga ninyo, kaya kapag may namamaliit po sa inyo, sinasabi niyo lang po, you are not ordinary person. Hindi po kayo ordinaryong tao. It seems buto lang. Mukhang buto lang po. But you are not. Pero hindi po. Contains of seed is so powerful. Ang tinataglay po ng buto na yan ay napakamakapangyarihan. That's why Satan is so afraid this one will plant it and grow. Kaya po si Satanas ay natatakot na yung buto na yan ay maitanim at lumago. Why? If this one will grow, bear fruit, they have no place to stand. Bakit po? Dahil kapag yan po ay lumago at nagbunga, wala na po silang lugar para tumayo. As they can destroy this seed, they are doing their best to kill it. Hanggat masisira po nila yung buto na yan, ginagawa po nila lahat ng makakaya nila para mapatay po yung buto na yan. That's why they are so active, even this morning. Kaya po napaka-aktibo po nila maging sa umagang ito. As long as you know your identity, they cannot come closer to you. Basta na nalaman niyo po yung pagkakakilanlan po ninyo, hindi po sila makakalapit sa inyo. Even they cannot speak bad word to you. At maging hindi po sila makakapagsabi ng masasamang salita sa inyo. Why? You will never regulate it. Bakit po? Dahil hindi niyo po yun hahayaan. You will do something so powerful reaction to them. Dahil gagawa po kayo na makapangyarihang aksyon sa kanila. That's why they said, it's time to kill the seed now. Kaya po sinabi nila, ito na yung oras para patayin yung buto na yan. That's why, keep your faith in a right place. Kaya panatilihin niyo po yung pananampalataya ninyo sa tamang lugar. We have only one has DNA on the earth. Tayo po ang siyang nagtataglay ng DNA po ng Diyos sa buong nobody, mundo. Nobody, nothing but you and I. Wala po ni sino man o anuman kung hindi ikaw lamang po at ako. I said, 5 questions is not simple question. Sinabi ko po, yung 5 tanong po na yan ay hindi simpleng tanong. It's so powerful, so effective. Ito po ay napaka makapangyarihan at epektibo. Do you agree with me, this 5 questions controlling whole human on the earth? Sumasang-ayon po ba kayo na yung 5 tanong na to ang siya nagko-control sa lahat ng tao sa mundo? We are in 2nd question. We'll go to 3rd question. Punta na po tayo sa 3rd tanong. What is 3rd question? Ano po yung ikatlong tanong? Why am I here? Bakit ako naririto? Why God choose you to be His child? Bakit po kayo pinili ng Diyos para maging kanyang anak? Just spend your life? Para lang po ilusta yung buhay po ninyo? Just God wants to bless you? Dahil po nais po kayong pagpalain ng Diyos? Yes. Surely God will bless you. Opo, pagpapalain po kayo ng Diyos, sigurado po yan. That's not the first priority. Pero hindi po yan yung una. What guy? God chose you because God has purpose for you. Kung bakit po kayo pinili ng Diyos dahil meron po siyang purpose o dahilan. When you buy something, when you pay something, then you have purpose to buy. Kapag meron po kayong binili at binayaran niyo po, meron po kayong layunin o dahilan kung bakit niyo po yun binili. If you have no purpose, then you will pay, you will buy. No, you will not. Kung wala po kayong dahilan o layunin, babayaran niyo po, bibili niyo, hindi po. God paid the price for you. Binayaran po kayo ng Diyos sa malaking halaga. God killed His only Son, Jesus Christ, for you. Pinatay po niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus Cristo para sa iyo. That's why we were bought by price. Kaya po tayo po ay nabili sa napakalaking halaga. But how many of children of God thinking about His purpose? Pero ilan sa mga anak ng Diyos ang nag-iisip tungkol po sa kanyang layunin o dahilan? Because we are still children, only children, not matured one. That's why we are thinking about ourselves. Dahil tayo po ay mga bata pa lamang, iniisip lang po natin yung sarili po anyway, natin. Anyway, 3rd question is purpose. Ang 3rd tanong po ay tungkol sa layunin. What is your purpose of your life? Ano po yung layunin ng inyong buhay? Why do you live? Bakit po kayo namumuhay? Why do you spend your time and effort? Bakit po kayo nag-spend ng time and effort? For your children, it could be. Para po ba sa inyong mga anak, pwede po. For your happiness, it could be. Para po sa kasiyahan ninyo, pwede din po. But that's not the purpose of God. Pero hindi po yan yung purpose ng Diyos. As long as you lose first priority of purpose, then everything become meaningless. Kung mawawala po kayo dun sa unang dahilan ng purpose, mabaliwala po lahat. This why you are living here. Ito po yung dahilan kung bakit po kayo nabubuhay. We have to understand
His plan and purpose. Kailangan po nating maunawaan ang kanyang plano at layunin. I suppose to choose other verse. Pipili po dapat ako ng ibang verse. I chose it because we studied Matthew chapter 13 about four fields. Pero pinili ko po yan dahil napag-aralan na po natin yung Matthew 13 tungkol po sa four fields. So, as long as they didn't understand, they cannot bear fruit. Basta po, hindi nila naunawaan, hindi po sila makapamumunga. If you don't know your identity, how could you live about your identity? Kung hindi niyo po nalalaman ang inyong pagkakakilanlan, paano po kayo mamumuhay ayon po sa pagkakakilanlan ninyo? That's why we studied what is meaning of hear, what is meaning of understand. Kaya napag-aralan po natin yung ibig sabihin ng hear and understand. We have to bear fruit. Kailangan po nating mamunga. So, still is not simple question. Patuloy po, hindi po ito simpleng tanong. So, I will play with you again. Makikipaglaro po ako sa inyo. Mango tree, what fruit will bear? Yung puno ng mangga, ano po yung magiging bunga? Mangga. Apple tree? Yung mansanas po. Grape? Yung grapes? Jesus? Si Jesus? Jesus. Bunga po ni Jesus. Right? We are the one will be the fruit of God. Tayo po ang siyang magiging bunga ng Diyos. If your children will not be like you, we call it what? Disabled. Kung ang inyong mga anak ay hindi magiging katulad when ninyo, when they grow up, they will be like you. Ang tawag po doon disabled. Pag lumaki po sila, kailangan maging katulad po nila kayo. But when your parents are looking for the partner of your children, you will not looking at them, but you will looking at their parents, father and mother. Kayo mga magulang, pag naghahanap po kayo ng partner ng mga anak ninyo, hindi po sila yung tinitingnan ninyo, kundi yung mga magulang po nila. Why? When you see their parents, you will know their maturity. Bakit po? Dahil kapag nakikita niyo po ang kanilang mga magulang, malalaman niyo po yung maturity po nila. That's why we have to bear fruit. Kaya kailangan po nating mamunga. That's why God said, if you will not bear fruit, it will be cut. Kaya po sinabi ng Diyos, kung kayo ay hindi mamumunga, kayo ay puputulin. Useless. Bale, wala po. Out of the purpose of God. Wala po sa layunin ng Diyos. Only God created you. Isaiah chapter 43:7 said, for my glory. Nilikha po kayo ng Diyos tanging para lamang po sa glory niya. Glory meaning same with the other. Glory po, ibig sabihin kaparehas ng other. Meaning, if, usually I said, if I will not be here, palagi ko pong sinasabi na kapag wala na po ako dito, maybe kuya will be here, siguro po si kuya nandito po, then, the one who saw me will talk about me, at sila po na nakakita po sa akin, pag-uusapan then po nila ako, then the one who come earlier, and then laterly, they don't know what I am. At yung mga bago pong pumunta dito, hindi po nila ko kilala. Then, how they can explain about me? At paano po nila ako mailalarawan? They might say, oh, kuya is different height, different figure, but what he did, what he's thinking about, what he's doing is same with pastor. Siguro pwede po nilang sabihin yung laki, yung height, magkaiba, pero yung kung paano sila mag-isip, yung kilos, parehas katulad ni pastor. That's fruit. Yun po yung bunga. You and I, different figure. Ikaw at ako, magkaparehas po tayo ng hugis. If we will do same function, we are equal. Pero kung tayo po ay gagawa ng kaparehas na function o kilos, parehas po tayo. That's also other word, glory. What God has, then we also have what God has is glory. Yun din po yung ibang salita ng glory. Ano man yung meron ng Diyos, meron din po tayo. Yun po yung glory. Remember, we are here for His glory. Alalahanin niyo po, tayo po ay naririto para sa Kanyang glory. As long as you will focus on to, God will be responsible for your needs. Basta kayo po ay magpo-focus sa ganong bagay, ang Diyos po ang siya magiging responsable sa lahat ng pangangailangan ninyo. Don't think about second or third priority. Wag yun na pong isipin yung ikalawa, ikatlong priority. First, then, you don't need to worry about. Yung una lamang po, at hindi nyo na po kailangang mag-alala sa anumang bagay. I'm so amazing. Ako po ay namamangha. How our two kids become like that?
kung paano po yung dalawa naming anak naging ganyan po. I'm not good person. Hindi po ako mabuting tao. I'm actually, it's very simple to tell you what I am. Sa katunayan po, nakakahiya na sabihin kung ano po ko. Do you know how many times I told them sorry for what I did when you were small? Alam niyo po ba kung ilang beses po ako nag-sorry sa kanila sa mga nagawa ko po nung bata po sila? They know, even Sister Ann knows. Alam po nila at maging Sister Ann, alam po. Yet, who made them? Pero sino po yung nagpagawa sa kanila ng ganyan? Not me. I just focus on what God asked me to do. Hindi po ako. Nag-focus lang po kung sa ano, kung ano po yung pinapagawa ng Diyos sa akin. I never tell them you study well. At maging hindi ko rin po sinabi sa kanila na mag-aral kayong mabuti. I told them all the time, go to school and enjoy with your friends. Sinasabi ko lang po, pumunta kayong school at mag-enjoy lang kayo sa mga kaibigan ninyo. Last time, I never tell them you study well. Hindi ko po sila sinabihan kailanman na mag-aral kayong mabuti. God is responsible for you when you do only one thing. Ang Diyos ang siyang responsable po sa inyo kapag ginawa niyo po yung isang bagay lang. We are created for His glory. Tayo po ay nilikha para sa Kanyang glory. Meaning you must be fruit of God. Ibig sabihin, kayo po ay dapat na maging bunga ng Diyos. You must show who is God. Kailangan niyo pong ipakita kung sino ang Diyos. Then, we will move on to fourth question. At sa ika-apat po na tanong. Fourth question, what kind of question is? Ano po klaseng tanong yan, yung ika-apat po? How many still remember? Ilan po sa inyo yung nakakaalala pa po? Ha? Huh? What? Ano po yun? Start the P. Yung nag-start po sa P. P. Ha? Huh? Potential. Potential. It's hard to explain about potential. Napakahirap pong ipaliwanag yung tungkol po sa potential. Actually, simple word, hidden power and ability. Sa katunayan po, sa simpleng salita, yung nakatagong kapangyarihan at kakayanan. It's hidden. What you have done is not potential anymore. Ayun po ay nakatago. Ano man po yung nagawa ninyo, hindi yan yung potential po na yun. Jesus said, I did great job, but you will do more great job. Sinabi po ni Jesus, gumawa ako ng napakagandang gawain, pero kayo ay mas higit na makakagawa ng great job. Amen. How many of you think about I will do more great job than Jesus? Ilan po sa inyo nag-iisip na ako ay mas makakagawa ng mas higit sa ginawa ni Jesus? Raise your hand when you think about it. Ilan po sa inyo? Taasin po yung kamay ninyo. All the time we scratch our back head. Palagi po natin kinakamot yung ulo po natin. I cannot do it. Hindi ko yan kayang gawin eh. Right? Even I ask you something, Pastor, I cannot. At kahit pag may sinabi po ako sa inyo na gawin nyo, sinasabi nyo po, hindi ko po kaya, Pastor. Jesus said, you will do more great job than me. Sinabi po ni Jesus na mas makakagawa po kayo ng higit na gawain sa ginawa po niya. How it can be? Paano po yun mangyayari? Because God, hidden, unseen, power and ability in you. Dahil po ang Diyos ay may tinago po na potensyal, kapangyarihan at abilidad sa inyo. Think about. Isipin niyo po. This contains potential also. Tinataglay din po nito ang potensyal. It's hidden. Ito po ay nakatago. God put special power and ability here. That's why it will grow naturally. Nilagyan po yan ng Diyos ng espesyal na kapangyarihan at abilidad, kaya yan po ay lalago naturally. This is what we call it, potential. Ito po yung tinatawag natin na potential. Why God put potential? Because you have to grow and have to do more great job than Jesus. Bakit po naglagay ang Diyos ng potential sa inyo? Dahil kailangan niyo pong lumago at makagawa ng higit sa ginawa ni Jesus. How will you know you have potential? Paano niyo po malalaman na meron po kayong potential? When you know Father, you will know who you are. Kapag nalaman niyo po ang Ama, malalaman niyo po kung sino kayo. That's why potential also depends on how much you know who is Father. Kaya naman po ang potensyal ay nakadepende rin po kung gaano ninyo nakikilala ang Ama.
Sorry, all the time, I am not talking about how to be blessed, how you will live morally good. Patawad po dahil hindi po ako nagpapahayag kung paano ma-bless o paano maging mabuting tao. I don't want to talk about religious matter. Ayoko pong pag-usapan yung tungkol sa relihiyong bagay. It's not religious, it's life matter. Hindi po ito tungkol sa relihiyon, ito po ay buhay, tungkol sa buhay. One thing, it's family matter. At isa pa po, ito po ay bagay pang pamilya. Amen. 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 It's a family matter. His father, we are his children. Tungkol po ito sa pampamilya, siya po ang ating ama at tayo ang kanyang mga anak. That's why we have to know who is our father. Kaya kailangan po nating malaman kung sino po ang ating ama. That's what we call it, potential. Yan po yung tinatawag na potential. DNA, God's seed, we already studied. Napag-aralan na po natin yan, yung DNA, yung buto ng Diyos. Because a matter of time, I cannot explain well. Dahil po sa oras, hindi ko po masyadong maipapaliwanag. One of the name of God is omnipotent. Isa po sa pangalan ng Diyos ay omnipotent. Can you see the red letter omni? Nakikita niyo and po potent. Yung pulang letra po, omnipotent. Omni meaning what? All the time. Omni ibig sabihin po palagi, lahat. Potent, what is meaning? Potent po ibig sabihin power, ability, strong. Omnipotent meaning he can do everything. Ibig sabihin po na omnipotent, kaya niyang gawin lahat. Omnipotent is one of his name. Ang omnipotent po ay isa sa kanyang mga pangalan. So, father is omnipotent, then children is also omnipotent. Same. Kaya naman po, kung ang ama ay omnipotent, ang kanyang mga anak ay parehas din po. Without his ability and power, we cannot do more great job than Jesus. Kung wala po tayo na ganitong kapangyarihan, hindi po natin magagawa yung higit na gawain sa ginawa ni Jesu Cristo. Okay? Just think about what God can do. So, isipin nyo na lamang po kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Then also, we can do it. At magagawa rin po natin yun. Not by you, but when you are in Him. Hindi po sa pamamagitan ninyo, kundi kapag kayo po ay nasa Kanya. Right? When you depend on Him, He the one will do. Kapag kayo po ay dumepende sa Kanya, siya po ang gagawa para sa inyo. That's what we received, absolute authority. Kaya tayo po ay nakatanggap ng absolute authority. How many times do we say Philippians chapter 4:13? Ilang beses po natin sinasabi yung Philippians 4:13? I can do all things. Na kaya kong gawin ang lahat ng bagay. What other condition? Pero may condition po. Through Him. Sa pamamagitan niya. When we equipped by Him, we could do it. Kapag tayo po ay na-equip sa pamamagitan niya, magagawa po natin yun. Omnipotent is not our own. Ang omnipotent po, hindi po yan sa atin. It's His. Ayan po ay sa Kanya. We have to absorb it as much as we release our own. Kailangan po nating i-absorb yon at marirelease po natin yung sa atin din po. Amen. If you have it, your own, you cannot absorb because you are full already. Kapag meron ka na po, hindi ka na po makakapag-absorb dahil puno ka na po ng inyo. That's why through Him, we can do what? Not something, but all things. Kaya po sa pamamagitan niya, makakagawa kayo hindi lamang po ng ilang bagay, kundi lahat ng bagay ay that's magagawa natin. That's how God made you. Ayan po ay kung paano kayo ginawa ng if Diyos. If He can do all, you cannot do all. That's not equal. Kapag siya po kaya niyang gawin ng lahat at kayo hindi po yan parehas. We are His children. Tayo po ay kanyang mga anak. Father did it, but when you grow up, you cannot do it. Disable yan. Nagawa po ng ama, tas lumaki na po kayo, hindi nyo pa rin po nagawa, disable po yun. Father cannot be happy. Hindi po magiging masaya yung ama. Right? That's why as long as you know who is God, then you know who you are. Kaya basta nalalaman nyo po kung sino ang Diyos, alam nyo po kung sino po kayo. That's why all the time we remember we can do. Also, we must do all things through Him. Kaya kailangan nyo pong alalahanin palagi na kaya po natin gawin lahat ng bagay at dapat po natin gawin lahat po ng bagay. So that we'll show
who is our father. Upang maipakita po natin kung sino po ang ating ama. Right? Somebody teasing you, who your father? Kapag may nagsabi po sa inyo, sino yung tatay niyo? You cannot show up your father, then all the time, you must be shameful. At kung hindi niyo po maipakilala o mapakita yung tatay ninyo, lagi po kayong mahihiya. Right? That's why people on the earth will ask you, who is your father? You have to show up, who is your father? Kaya tatanungin po kayo ng mga tao sa mundo, sino yung ama niyo? Kailangan niyo pong ipakita kung sino po yung ama ninyo. Knowing your identity is your value. Ang malaman po ang inyong pagkakakilanlan, yun po ang inyong halaga. We will move on to fifth question. Punta na po tayo sa ikalimang tanong. What is fifth question? Ano po yung ikalimang tanong? Destiny. Yung po ay tungkol sa tadhana o destiny. I said destiny is not going to heaven. Sinabi ko po ang destiny ay hindi ang pagpunta sa langit. It seems, but it's not. Mukha po, pero hindi po yun. It's not also we are going to die. At hindi rin po yun na tayo ay mamamatay. When we want to know, want to understand the destiny, we have to understand John chapter 19:30. Upang maunawaan at kung nais nating maunawaan, kailangan po nating pag-aralan yung John 19:30. We already also studied. Napag-aralan na rin po natin yan. When Jesus was crucified, nung ipinako si Jesus sa krus, before the last breath, he said, it is what? Finished. Bago po siya malagutan ng hininga, sinabi po niya, tapos na. So, what does it mean, it is finished? Ano po ibig sabihin ng it is finished o tapos na? Jesus didn't say, I have finished. Hindi po sinabi ni Jesus na natapos ko na. Right? He said what? It is finished. Tama po ba? Sinabi po niya, tapos na. What is it? Ano po yung it? That is actually key to understand. Sa katunayan niyo po yung susi upang maunawaan po yan. God gave him to do. Binigyan po siya ng Diyos ng gagawin. As God gave you to do. Katulad kung paano po tayo binigyan ng Diyos that ng gagawin. That was it. Yun po yung it. What God gave me, that was it. Also, it is finished. Ano man yung ginawa na, ano man yung binigay sa akin ng Diyos, yun po yung it. At yun po yung natapos na. Okay? It is what God gave Jesus to do. Yung it po, yun po yung ginawa po ni Jesus. What was that it? Ano po yung it po na yun? You also have that it. Meron din po kayong it po na yan. Dapat meron po kayo. Actually, five questions cannot be separated. Sa katunayan, yung limang tanong po na yan, hindi po pwedeng paghiwalayin. It's all become one. Yan po yan lahat ay iisa. Only you understood one, it's not function well. Kung ang isa lamang po yung naunawaan ninyo, hindi po yan magpa-function ng maayos. So, it is... Ang it po ay... Tell your task. Yan po yung task po ninyo. Also your purpose. Yung layunin po ninyo. And your destiny. At maging po yung tadhana o destiny ninyo. So, destiny meaning you have to finish what God gave you to do. Yung destiny po, ibig sabihin, kailangan nyo pong tapusin ano man po yung ibinigay po sa inyo ng Diyos. So, when you die, you must say, it is finished. Kapag kayo po ay namatay, kailangan nyo pong sabihin, it is finished, tapos if na. If you cannot say, you didn't bear fruit. Kung hindi nyo po yan masasabi, hindi po kayo nakapamunga. Meaning, you were disabled. Ibig sabihin po, kayo po ay disabled. That's why you could bear fruit. Kaya po, hindi po kayo makapamunga. Meaning you didn't understand what was plan of God. Ibig sabihin, hindi nyo po naunawaan yung plano po ng Diyos. That's why we must bear fruit, meaning you have to show who is Father. Kaya po, kailangan po nating mamunga. Ibig sabihin, kailangan po nating maipakita kung sino ang Ama. That is fruit, yan, what God is looking for. Yan po yung bunga na hinahanap po ng Diyos. So, five questions, we'll read the first question. Basahin po natin, who am I? Question second, of identity. Okay, second question. Where am I from? Question of heritage. Try to remember what we studied. Subukin okay. Niyo pong alalahanin yung napag-aralan po natin. Okay, question number three. Why am I here? Question of purpose. What can I do? Question of potential. Where am I going? Question of destiny. Then,
These five questions work for your life. At yung limang tanong po na yan ang siyang gagawa po sa buhay po ninyo. That's why when I see your life, I could check you understand five questions or not. Kaya sa tuwing nakikita ko po ang inyong buhay, nasusuri ko po kung nauunawaan niyo po ba yung limang tanong na yan. If you have very important task, right? Then you will play games? Kapag meron po kayo napakahalagang gawain, maglalaro po ba kayo ng games? You will have so important task then, you will, you know? Kung meron po kayo napakahalagang gawain, iinom lang po ba kayo? Or you have very important task then, you will take nap? At kung meron po kayong mahalagang task, matutulog po ba kayo? That's crazy. Kabaliwan po yun. That's why five questions will make one question ulit. How do you live? Kaya po yung limang tanong na yan ay magkakaroon po dyan ng isa pa pong tanong. Paano kayo mamumuhay? So five questions come to six questions. Yung limang tanong ay napunta dun sa ika-anim na tanong. Second question ulit. Come to six questions. Yung pangalawang tanong din po. Third question come to also. Maging yung ikatlo. Then fourth question also. At yung ika-apat na tanong. Fifth question also. At yung ika-limang tanong. Then, how to live? Paano po kayo mamumuhay? What you are living now, how you are living now is your understanding of five questions. Kung paano po kayo namumuhay ngayon, yan po yung kung paano ninyo nauunawaan yung limang tanong. Then, that is actually your value. At yun po yung halaga po ninyo. That's why knowing five questions and answer is so important. Kaya po ang malaman, yung limang tanong na yon at yung kasagutan po doon ay napakahalaga. If your children didn't know it, they will spend their life for nothing. Kung ang inyong mga anak hindi po alam yan, igugugol po nila yung buhay nila sa walang kwentang bagay. Why gangster they spend for what? Bakit po yung mga gangster, ginugol nila yung buhay nila sa masama? Because they don't know their identity. Dahil hindi po nila alam yung pagkakakilanlan nila. Okay. We must be imitator of God. Kailangan po nating maging imitator po ng Diyos. Then, be careful to spend your times. At maging maingat po kayo kung paano po ninyo ginugugol ang inyong oras. Be careful because we have a limited time. Mag-ingat po kayo dahil limited na lamang po yung panahon po natin. Not only, this is so evil. Hindi lamang po yun dahil pasama na rin po ang mundo. So tempting. Napaka-tempting na po. It's so enjoyable. At napaka-enjoyable. As long as you have money. Basta ikaw ay may pera. Even when I see the president, nako. Anyway. Then, God said, you must be filled with Holy Spirit. At sinabi po ng Diyos, kailangan niyong mapuno ng banal na Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Mapuspos po kayo ng banal na Espiritu. You must be empty, then you will be filled with Him. Kailangan niyo pong maging empty upang kayo po ay mapuno ng Diyos. So we have it, how to reflect the who is Father. Meron po tayong it na dapat gawin na maipakita po natin kung sino ang Ama. That's why all the time we must know who is our Father. Kaya po palagi dapat po nating kilalanin kung sino ang Ama. Let us press on to know Him. Pagsumikapan po natin na makilala po siya. We already studied what we are. Napag-aralan na po natin kung ano po tayo. Amen. Then, only way to be like Him is we have to encounter with Him. At ang tanging paraan upang makilala natin siya at maging katulad po natin siya ay ang ma-encounter po natin ng Diyos. Yes, or stand please. Remember what God gave us His word. You are not ordinary. We are special, His possessions. We are His children. He is our God. He is our Father. He made you awesome. Father, I am here. Bless me to know you. Bless me to encounter with you. Let me spend my life and effort to know you. We'll shout hallelujah once.
and we'll pray. Shout hallelujah! 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 Father, thank you. Salamat, salamat. Shay! Salayara karayara. Shay! 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 Yes! Father, let them know you. Olayara karayara. Shay! Shay! Salayara. Salayara karayara. Father, that is your will. That is your will. Your will be done. Your will be done through your children. Hallelujah! Hallelujah! Speak to them. Speak to them. Speak to them. Speak to them. Chola yoraka. Chakara yoraka. Chakaka. Chola yoraka. Chola yoraka. Chola yoraka. Hallelujah. Chola yoraka. Chakaka. Chola yoraka. Hallelujah, hallelujah. Father, thank you for giving us your awesome word for your children. Even Father, we understood you made us in a way of awesome. Also, Father, you put your potential in us. Father, we thank you. You put also your purpose. Father, thank you to let us understand your will and your purpose. Father, thank you. Hallelujah. Father, thank you even for your Holy Spirit. Father, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. May the grace of Jesus Christ, the one who show up, perfect example for us. That's what we know, what we have to do, Father. Then love of Father, still you love us, whatever we are. Even not only, all the time you prove how much you love us. Hallelujah. The fellowship of Holy Spirit. Yes. You are the one teach us, guide us. Yes, to understand the deepest, widest heart of Father. Yes. Even sometimes you correct us. Yes. Even you in charge us. Even Father. Yes. Thank you for what you are doing. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will shout, Amen! And Amen! And Amen! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!